ang presensya ng Diyos. At kanyang sinabi, "Tunay na ako ay isa sa iyo, at ito ang magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Pagka iyong nailabas ang bayan sa Ehipto, kayo ay maglilingkod sa Diyos sa bundok na ito." Exodus chapter 3 verse 12. At sinabi ni Moises sa Panginoon, "Tingnan mo, iyong sinasabi sa akin, dalhin mo ang bayang ito, at hindi mo ipinakilala sa akin kung sino ang iyong susuguin na kasama ko. Gayon may iyong sinabi, nakikilala kita sa pangalan, at nakasumpong ka rin ng biyaya sa aking paningin. Ngayon nga, isinasamo ko sa iyo, kung ako ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ituro mo sa akin ngayon ang iyong daan, upang aking makilala ka, upang ako'y makasumpong ng biyaya sa iyong paningin, at iyong isipin na ang bansang ito ay iyong bayan." At sinabi niya, "Ang aking presensya ay sasama sa iyo, at bibigyan kita ng kapahingahan." At sinabi niya sa kanya, "Kung ang iyong presensya ay hindi sumama sa akin, huwag mo kaming iakyat dito." Exodus chapter 33 verses 12 to 15. "Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni matakot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kanya bibiguin, ni pababayaan ka man." Deuteronomy chapter 31 verse 6. At si Joseph ay dinala sa Ehipto, at si Potiphar na pinuno ni Faraon na kapitan ng bantay na isang Egyptian ay binil siya sa mga kamay ng mga Ismaelita na nagdala sa kanya doon. At ang Panginoon ay sumakay Joseph, at siya'y naging lalaking maunlad, at siya'y nasa bahay ng kanyang amo na Egyptian. At nakita ng kanyang amo na ang Panginoon ay sumasa kanya, at ang lahat ng kanyang ginawa ay ginawa ng Panginoon na umunlad sa kanyang kamay. At si Joseph ay nakasumpong ng biyaya sa kanyang paningin, at siya'y pinaglingkuran niya, at siya'y ginawa niyang tagapamahala sa kanyang bahay, at lahat ng kanyang ari-arian ay kanyang inilagay sa kanyang kamay. At nangyari mula sa panahong ginawa siyang tagapamahala sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang ari-arian na pinagpala ng Panginoon ang sangbahayan ng Egyptian dahil kay Joseph, at ang pagpapala ng Panginoon ay nasa lahat niyang ari-arian sa bahay at sa parang. At iniwan niya ang lahat niyang ari-arian sa kamay ni Joseph, at hindi niya alam kung ano ang mayroon siya maliban sa tinapay na kanyang kinakain. At si Joseph ay isang mabuting tao at may kagandahang loob. Genesis chapter 39 verses 1 to 6. At kinuha siya ng amo ni Joseph at inilagay siya sa bilangguan na dakong pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari. At siya'y nandoon sa bilangguan. Ngunit ang Panginoon ay sumakay Joseph at pinagpakitaan siya ng awa at binigyan siya ng biyaya sa paningin ng katiwala ng bilangguan. At ipinagkatiwala ng katiwala sa bilangguan sa kamay ni Joseph ang lahat ng mga bilanggo na nasa bilangguan. At anuman ang kanilang ginawa doon, siya ang may gawa nito. Ang bantay ng bilangguan ay hindi tumitingin sa anumang bagay na nasa ilalim ng kanyang kamay, sapagkat ang Panginoon ay sumasa kanya, at ang kanyang ginawa ay pinaunlad ng Panginoon. Genesis chapter 39 verses 20 to 23. At sinabi ni Faraon sa kanyang mga lingkod, "Makakasumpong ba tayo ng isang gaya nito na taong kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos?" At sinabi ni Faraon kay Joseph, "Yamang ipinakita sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito, walang sino mang matino at matalinong gaya mo, ikaw ay mamumuno sa aking sangbahayan. At ayon sa iyong salita ay pamamahalaan ang aking buong bayan. Sa luklukan lamang ako ay mas dakila kaysa sa iyo." At sinabi ni Faraon kay Joseph, "Tingnan mo, inilagay kita sa buong lupain ng Ehipto." At inalis ni Faraon ang kanyang singsing sa kanyang kamay at isinuot sa kamay ni Joseph, at binihisan siya ng mga kasuotang lino at nilagyan ng isang kwintas na ginto ang kanyang leeg. At pinasakay niya siya sa ikalawang karo na nasa kanya, at sila'y sumigaw sa harap niya, "Lumuhod ka!" At ginawa siyang pinuno sa buong lupain ng Ehipto. At sinabi ni Faraon kay Joseph, "Ako ay si Faraon. At kung wala ka ay walang taong magtataas ng kanyang kamay o paa sa buong lupain ng Ehipto." Genesis chapter 41 verses 38 to 44. "Walang taong makatatayo sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y sumakay Moises, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan ni pababayaan man kita."
At sinabi ng Panginoon kay Joshua, sa araw na ito ay pasisimulan kitang panakilain sa paningin ng buong Israel upang kanilang malaman na kung paanong ako'y suma kay Moises ay gayon ako sa iyo. Joshua chapter 1 verse 5 and chapter 3 verse 7. At dumating ang isang anghel ng Panginoon at umupo sa ilalim ng isang ensina na nasa Ophrah na nauukol kay Joash na Abiezrite. Ang kanyang anak na si Gideon ay gumiik ng trigo sa tabi ng pisaan ng ubas upang itago sa mga Midianite. At nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon at nagsabi sa kanya, "Ang Panginoon ay suma sa iyo, ikaw na makapangyarihang lalaking may tapang." At sinabi ni Gideon sa kanya, "O Panginoon ko, kung ang Panginoon ay suma sa amin, bakit nga ang lahat ng ito ay nangyari sa amin? At saan nandoon ang lahat niyang mga himala na isinaysay sa amin ng aming mga magulang na sinasabi, hindi ba tayo iniahon ng Panginoon mula sa Ehipto? Ngunit ngayon ay pinabayaan tayo ng Panginoon at ibinigay tayo sa kamay ng mga Midianite." At tumingin sa kanya ang Panginoon at nagsabi, "Yumaon ka sa iyong kapangyarihan at iyong ililigtas ang Israel sa kamay ng mga Midianite. Hindi ba kita sinugo?" At sinabi niya sa kanya, "O Panginoon ko, paano ko ililigtas ang Israel? Narito, ang aking pamilya ay dukha sa Manase, at ako ang pinakamaliit sa bahay ng aking ama." At sinabi ng Panginoon sa kanya, "Tunay na ako ay sasa iyo, at iyong sasaktan ang mga Midianite na parang isang tao." Judges chapter 6, verses 11 to 16. At mangyayari kung iyong didinggin ang lahat na aking iniuutos sa iyo at ikaw ay lalakad sa aking mga daan at gagawin mo ang matuwid sa aking paningin upang ingatan ang aking mga palatuntunan at ang aking mga utos na gaya ng ginawa ni David na aking lingkod na ako'y isa sa iyo at itatayo kita ng isang matibay na sangbahayan gaya ng aking itinayo kay David at ibibigay ko ang Israel sa iyo. 1 Kings chapter 11 verse 38. Sa gayoy dumakila ng dumakila si David sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo ay suma sa kanya. 1 Chronicles chapter 11 verse 9. Sapagkat dakila ang Panginoon at marapat na purihin, siya rin naman ay katakutan ng higit sa lahat ng mga Diyos. Sapagkat lahat ng mga Diyos ng mga tao ay mga Diyos-Diyosan, ngunit ginawa ng Panginoon ang langit. Kaluwalhatian at karangalan ay nasa kanyang presensya, lakas at kagalakan ay nasa kanyang dako. Mangagbigay kayo sa Panginoon, kayong mga angkan ng mga bayan. Mangagbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. 1 Chronicles chapter 16 verses 25 to 28. Aking pupurihin ang Panginoon na nagbigay sa akin ng payo. Tinuturuan din ako ng aking mga kaloob-looban sa mga kapanahunan ng gabi. Aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko. Sapagkat siya'y nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Kaya't ang aking puso ay nagagala, at ang aking kaluwalhatian ay nagagala. Ang aking laman naman ay mamamahinga sa pag-asa. Sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa impyerno, ni hindi mo pahihintulutan ang iyong banal na makakita ng kabulukan. Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may mga kasiyahan magpakailanman. Psalm chapter 16 verses 7 to 11. Likain mo sa akin ang isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong itapon sa iyong harapan at huwag mong alisin sa akin ang iyong banal na espiritu. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagdiligtas at alalayan mo ako ng iyong malayang espiritu. Kung magkagayo, ituturo ko sa mga mananalangsang ang iyong mga daan at ang mga makasalanan ay magbabalik loob sa iyo. Psalm chapter 51 verses 10 to 13. Bumangon ang Diyos, mangalat ang kanyang mga kaaway. Tumakas din sa harap niya ang nangapopoot sa kanya. Kung paanong ang usok ay itinataboy, gayon sila ay itinaboy. Kung paanong ang pagkit ay nangtutunaw sa harap ng apoy, gayon mamamatay ang masama sa harapan ng Diyos. Ngunit magalak ang matuwid, mga galak sila sa harap ng Diyos. Oo, mga galak silang mainam. Psalm chapter 68 verses 1 to 3. O halika, tayo'y magsiawit sa Panginoon. Tayo'y gumawa ng masayang ingay sa malaking bato ng ating kaligtasan. Tayo'y magsiparaon sa harap ng kanyang harapan na may pagpapasalamat. At tayo'y gumawa ng masayang ingay sa kanya na may mga salmo. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang hari sa lahat ng mga Diyos.
Psalm chapter 95 verses 1 to 3. Gumawa kayo ng masayang ingay sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Paglingkuran ninyo ang Panginoon na may kagalakan. Magsiparoon kayo sa harap ng kanyang harapan na may pag-awi. Talastasin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at hindi tayo. Tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Pumasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang mga korte na may pagpupuri. Kayo'y mangagpasalamat sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang awa ay walang hanggan, at ang kanyang katotohanan ay nananatili sa lahat ng saninlahi. Psalm chapter 100 verses 1 to 5. O Panginoon, siniyasat mo ako at nakilala mo ako. Nalalaman mo ang aking pag-upo at ang aking pagbangon. Iyong nauunawaan ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong kinukulong ang aking landas at ang aking paghiga. At iyong nalalaman ang lahat ng aking mga lakad. Sapagkat walang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, iyong lubos na nalalaman. Iyong kinubkob ako sa likod at sa harap, at ipinatong mo ang iyong kamay sa akin. Ang gayong kaalaman ay napakaganda para sa akin. Ito ay mataas, hindi ko maabot. Saan ako pupunta mula sa iyong espiritu, o saan ako tatakas mula sa iyong harapan? Kung ako'y umakyat sa langit, nandoon ka. Kung aking gagawin ang aking higaan sa Sheol, narito, ikaw ay naroroon. Kung aking kukunin ang mga pakpak ng umaga at tumahan sa mga kaduluduluhang bahagi ng dagat, doon man ay dadalhin ako ng iyong kamay at hahawakan ako ng iyong kanang kamay. Kung aking sabihin tunay na tatakpan ako ng kadiliman, maging ang gabi ay magiging maliwanag sa palibot ko. Oo, ang kadiliman ay hindi nagtatago sa iyo, ngunit ang gabi ay sumisikat na parang araw. Ang dilim at ang liwanag ay pareho sa iyo. Sapagkat iyong inari ang aking mga kaloob-looban, tinakpan mo ako sa bahay bata ng aking ina. Pupurihin kita, sapagkat ako'y kakilakilabot at kagilagilalas na ginawa. Kagilagilalas ang iyong mga gawa, at alam na alam ito ng aking kaluluwa. Psalm chapter 139 verses 1 to 14. Nalalaman ko na ang Panginoon ay pananatilihin ang dahilan ng dukha at ang karapatan ng dukha. Tunay na ang matuwid ay magpapasalamat sa iyong pangalan. Ang matuwid ay tatahan sa iyong harapan. Psalm chapter 140 verses 12 to 13. Ngunit ngayon ay ganito ang sinabi ng Panginoon na lumikha sa iyo, O Jacob, at siyang nag-anyo sa iyo, O Israel. Huwag kang matakot sapagkat aking tinubos ka. Tinawag kita sa iyong pangalan. Akin ka. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako isa sa iyo. At sa mga ilog, hindi ka nila aapawan. Pagka lumakad ka sa apoy, hindi ka masusunog, ni ang apoy ay mag-aapoy sa iyo. Isaiah chapter 43 verses 1 to 2. At lumapit si Jesus at nagsalita sa kanila na nagsasabi, Ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa. Magsiyaon na kayo at turuan ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y suma sa inyo palagi, maging hanggang sa katapusan ng mundo. Amen. Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Sapagkat ang mga Hudyo ay nangangailangan ng isang tanda at ang mga Griyego ay naghahanap ng karunungan, Natapwat aming ipinangangaral si Kristo na napako sa krus. Sa mga Hudyo ay katitisuran, at sa mga Griyego ay kamangmangan. Natapwat sa kanila na tinawag maging mga Hudyo at mga Griyego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay higit na marunong kaysa sa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay mas malakas kaysa sa mga tao. Sapagkat nakikita ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, na hindi gaanong marurunong ayon sa laman, hindi maraming makapangyarihan, hindi maraming marangal ang tinawa. Natapat pinili ng Diyos ang mga bagay ng kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain ang marurunong, at pinili ng Diyos ang mahihinang bagay ng mundo upang hiyain ang mga bagay ng makapangyarihan. At ang mga hamak na bagay ng sanlibutan at ang mga bagay na hinahamak ay pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na wala upang mawala ang mga bagay na walang kabuluhan, upang walang laman na magmapuri sa kanyang harapan. Natapwat sa kanya kayo kay Kristo Jesus,
na sa atin ay ginawang karunungan ng Diyos at katuwiran at pagpapakabanal at katubusan upang ayon sa nasusulat ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. 1 Corinthians chapter 1 verses 22 to 31. Hayaang ang iyong pag-uusap ay walang kasakiman at masiyahan sa mga bagay na nasa inyo sapagkat kanyang sinabi, kailanman ay hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hebrews chapter 13 verse 5.